Ito na to, Tito. Welcome back guys sa aming channel, Galime Online po. Babati muna si Commander. Hello po sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Ingat po tayo lagi. Dito po kami ngayon ulit sa bundok. Bukid. Bukid. para maganda naman yung ating bungad ng intro. Vlog. Oh, para nakikita nyo naman dito yung mga kakasilaw. Ayan, ganyan lang. Maraming puno. Para hindi naman laging coins ang ating nakikita dito sa aming YouTube channel, no? Ayan, so meron po ulit tayong mga ipakikita ang mga coins sa inyo. Pero bago tayo magtuloy-tuloy, huwag po ninyong kalilimutan mag-subscribe at paki-on yung notification bell para ma-update kayo kapag meron kami mga bagong content upload. Ayan, so gusto ko lang din pasalamatan lahat yung mga nagsishare ng kanilang mga coins. Sinasama natin sa mga content natin. Siyempre, natitiwala kayo eh, no? Pumapayag kayo na ipakita ang inyong mga coins. Ayan, at siyempre, malayang malaya po tayo makakapunta doon sa aming page, Galime Online Facebook page. Pwede kayo mag-share din doon kung gusto nyong ipakontent ang inyong mga coins. Ayan, at pwede rin kayong mamili doon. Marami kayong mapagpipilian doon. Pwede rin kayong makabenta. Pwede kayong makabenta. Magkagusto sa mga coins niya, di ba? Ayan, oo. Tingnan nyo lang doon sa may Galime Online Facebook page community. May mga error coins na inaalok doon. May mga magaganda ang kondisyon mga coins doon. Mga common pero magaganda ang kondisyon. Mga commemorative coins. Punta lang kayo sa ating page. Ayan, so didiretso na tayo sa ating content ngayon. Okay po, bye-bye. Ta. Okay guys, tuloy-tuloy na po tayo. Unahin natin kay Ronnie Cruz. Salamat Ronnie Cruz. Good evening boss, Galime Online. Pasuri naman if error tong coins ko at if may added value na rin. Share ko na rin tong mga alaga kong makinis pa sa jowa nila. Ayan, advance din ko. Ayan, makinis pa talaga sa kanilang jowa, Ronnie. Maloko ka ha. At yari tayo dyan. Pag talagang mas makinis pa sa kanilang mga jowa. So, titignan natin ang iyong mga coins na mas makinis pa talaga sa kanilang mga jowa. Ayan. So, ang iyong unang coins, yung 5 piso mo. Year 2001. Napansin ko lang, error coin. Agad itong 5 piso mo. No? By adjustment strike ito. Nga lang, hindi na ganun kaganda. Kaya, hindi na tayo makakaasa na ito pong coin mo ay maibibenta natin. Oh, guys, no. Kasi ang gusto talaga ng mga collectors yung error coin na uncirculated or at least extremely fine man lang. Kasi ganun po ang nagiging batayan ng mga coin collectors. Tapos yung mga NGC mo naman, hindi na maganda ang kondisyon eh, no. So, masakit man sabihin, hindi na to halos mapapansin. At least sinasama ko sa content itong mga ganito talaga guys para yung mga baguhan malalaman nila na dapat talaga yung magaganda ang kondisyon. At itong isang 1 piso mo naman ay error coin din ano? Na talagang legit error yung mga ganyan. Meron po talaga mga lumalabas yung sa side niya, ano? Sa may rim nagmisto lang parang ano eh no? Yung hininang, diba? Yung side niya. Ayan o. At sigurado ko pag tinignan mo sa side itong 1 piso na ito ay ganun din yan, talagang readed din yan, para siyang nalulusaw eh, no, hindi ko lang masabi kung anong tawag sa gantong error, no, kasi sa listahan ko ng mga error coins yung is galing kasi sa ano yun eh, sa Amerikano, wala pa ako nakita ng ganto. At sa susunod mag-update po tayo dyan. So, ayan yung coin mo, no? So, sabi ko sa inyo, eh, no? At makapal din yung 1 piso mo. So, talagang siguradong error coin yan. At pwede mo pa yan linisin para gumanda-ganda kung ilalagay mo sa mga capsule mo, lalagyan mo, coin holder, para mapanatili pa yung kanyang condition, no? At ito naman 5 piso mo ay multiple clip planchet error yan. Kasi may mga pingas sa side. Clip planchet po
ang tawag niyan. Ayan siya. 2005 pala ito, no. Ayan. So, pwede pa nating mapag-ingatan yan, no? Pang sariling collection. At itong 2001 mo naman, die adjustment strike. Ayan. Bumabalat na naman yung ating pagkabulol, no. At itong reverse niya, parehong year 2002, no. Parang may napansin ako doon. Ayan. Tignan muna natin yung reverse sa year 2002. Pareho naman sa kanilang reverse itong 25 piso mo. Ayan. At ito yung mga sinasabi mo sigurong makinis pa sa kanilang jowa. No? At tama ka nga, no? Okay itong mga 10 piso mo at mga 5 piso. May mga kasama pang commemorative coins. Hindi ko na nga lang makita kung anong gear ba ang mga ito. At sana na-detalye mo, no? Para malaman natin. Kasi baka meron kang semi-hard to find dyan. Or hard to find na 10 piso. Or 5 piso man lang. Kasi ang gaganda ng mga kondisyon, no? Meron pang 70th anniversary na 5 piso. At ang value ng 70th anniversary kapag uncirculated ay sa 100 plus na po yun, no? Sa ngayon. At ito yung 2002 muna sinasabi mo, magkaiba. Nasa kanan, stick cogwheel po yan kung tawagin. Manipis yung cogwheel niya. Yan, itong side na to. Error coins po kapag ganyan. Ayan, so naipakita natin lahat ng coins mo, ha. Request ko lang din sana pakishare mo itong ating video. O meron kang Facebook, share mo para marami pang makaalam. Then next kay Dolores Mahinay, dito tayo sa tunay na error. Tingnan po natin kung tunay na error ang iyong year 2001, 5 piso, no? Halos puro 5 piso yung kanilang mga pinakikita dito. Napansin ko dito sa 2001, 5 piso mo, may pagka extra tick, no, yung inscription, yung mga lettering, no, may mga letters diyan na masyadong alasado, yung pagka emboss niya ay masyadong nakaangat, at yung iba naman manipis, no. So may pasok ito sa die adjustment strike error dito. Ayan. Okay, salamat sa pag-share sa manood kay Greta Lynn Gasingan Katagatan. Ito po sir, rare error coin na 5 piso. Tingnan natin kung rare error ang iyong 5 piso. Kapag ganito mga nilalagyan nilang ng lastiko, alam na natin. You know, ito po yung mga rotated die error. Ito po ay hindi naman talaga masasabi nating rare. No? Pero marami-rami pa kasi tayong makikita nitong mga rotated die error. Ang magiging rare po ito kung ang rotated die error niya ay 360 degrees. You know, yung pag binaliktad mo, para siyang English series ang nangyari. Yung upside down talaga siya. Yung baliktaran yung kanyang date. Ayan, itong sa'yo parang 15 degrees rotated die error lang siya. No? So, hindi siya ganun career. At marami na rin ipinakita sa atin yan. So, next tayo kay Marlo Tubig. Is this a frosted coin? Thanks for answering. Yan, no? Thanks din sa pag-share, Marlo. Hindi po ito frost. Sa unang tingin lang, agad malalaman mo naman kung marunong ka ng kumilatis. Para po itong matte. No? Kasi pag sinabing matte, is smoggy lang siya. Hindi siya shiny. Kasi yung mga frosted, shiny po yun. At yung details ng buhok ni Uzerizal kapag frosted ay talagang pinong-pino. No? At ito naman, yun na nga, sabi ko parang matte. Di ko lang masabi sa ngayon kung meron nga bang ginawang matte sa mga NGC 2018. Maaari nga nagkaroon lang oxidation. Ano? Nagkaroon siya ng chemical reaction. Kaya parang naging matte siya. No? Masasabi kong para siyang error coins. Ayan. So, maganda rin itabi ito. At tignan natin sa susunod. At baka meron pa lumabas nito. At baka magkaroon ng update. At baka mailagay na ito nga ay mat. So, magiging variation po iyon. Sumunod. Ito, tinatanong kung magkano po ang value. Tignan natin kung anong year ba ito. Ayan, no? Year 2005. Wow. Hard to find po itong piso mo, no? Tama ba? Year 2005, no? Year 2005 sa endatimista.com ang value nito ngayon, no? Kung yung parang
extremely fine condition, parang nasa 700 plus na eh. Guys, no, yung itong 2,500 hard to find na ito. So, ibig sabihin kapag AU or uncirculated, ibig sabihin po, mas mataas po ang value ng 2,500. Sumunod ito, 1997. Error coin, tingnan natin ano. Kanino nga ba ito? Tingnan muna natin kung kanino. Kaya Ariel Recuperto pala itong 1997 error coin. So, error coin ang iyong 1997. May mga lumabas talaga ganyan mga error coin yung nagkaroon ng mga read dyan sa side. Then last, panghuli kay Dominador Acosta. Yan ang kanyang mga error coin. Sabi niya, year 2003 ito. At bigla ang tingin, para sa akin ito po ay error coin, 5 piso BSP series coin. So, alam niyo ito po yung mga error coin na tinatawag na grease error, no? Struck through grease error. So marami-rami na po tayong naipakita ang mga struck through grease error. Pero alam niyo, napansin ko lang na iba-iba ang itsura ng mga grease error, no? Meron nga grease error na talagang pagmataas yung level ng error niya, yung halos hindi mo na yun makikilala, guys, na barya na yan, no? Para siyang nilamukos na papel. Parang ganun yung nangyari sa kanyang surface. At yung iba naman parang sobrang gaspang. At ito naman ang isa example din ng kanyang grease error. So ayun guys, no, kung kayo po ay meron din mga error coins na gusto ipakita, pakilisting lang sakali may online Facebook page, pakipicturean lang yung malinaw at video, no, dapat po malinaw. Ayun guys, no, so ayun po ang ating content ngayon. Huwag kalilimutan mag-subscribe, syempre. God bless po sa inyo lahat.